So, to pay for function, that type of extended getting us for technical assistance. I do that. So, 2018, nagsimula na, we are on the second to the last day of the first month. Taon na kapalihan at mga nagkonsentra ng buhay sa Diyos. So, ito yung unang monthly assembly natin for the year 2018. Medyo nahuli na dahil sa piyesta ng katedral ng San Pablo City, dahil sa conference sa Cebu, at dapat sana yung kahapon, ngayon pa nangyari, second to the last day na lang ulang buwan. Yet, huli na daw ang pagaling, ay tayo hahapon pa rin. Napapanahon talaga ito, mga kapatid, ito ay usapang pare, pagtuunan natin ito. So, we are now, so, putin ito context, ano ba itong lahat ng nangyayari ito? Ako man ay hindi ko maintindihan nung sa una, matagal na natin naririnig itong preparation for the year 2021, itong novena of years na isinasagawa natin. Natatandaan ko pa nga, when I was still in the seminary, that was quite a number of years ago, sisimula lang ni Bishop Benon, Sir Bishop. Kasama ko si Father Ray Relong, at nagmimisa siya dun sa, ano ba si Father Ray? Nagmimisa siya dun sa parokya ni Father Rex de Los Angeles sa Laguna, Bel Air. At yung simpang gabi noon, ay isa-isa itong mga taon na ito, no? Leading to 2021, yung mga themes for each of these years leading to 2021. I remember that, and Father Ray was even asking me, wala rin akong masabi sa kanya, ano ba itong year of the poor, year of the lady, year of the parish communion of communities, at ngayon, nasa year of the clergy tayo. So, ito ay paghahanda para sa 2021. Natatanda natin yung kanta ni Yoyoy Villame on March 16, 1521. The Philippines was discovered by Magellan. So pagdating ni Magellan sa Cebu, dumating yung pananampalatayang Kristiyano, unang naipahayag ang Ebanghelyo at unang naipagdiwang ang Mananalisa. Nagpinyag dito, nagbigay ng Santo Niño. The 500th anniversary ito ng first evangelization na yung ating mga heritage churches, mga tanda yun, yung mga unang taon na yun, yung mga unang decades at unang centuries, yung mga anting simba ng Mayhay, ng Lumban, Pila, yung mga heritage churches natin. So ngayon, magpa 500 years na yun. Yung 500, magandang ano yun eh, ibang number yun, parang kumbaga eh nabuo, parang may natapos na isang napakahalagang period. Kumbaga sa pera, eh merong 500 buo, merong milyong 1,000, pagkas doon 200, kaysa isa, madali, tapos 100. Kaya yung 500 ay napakagandang pagkakataon ito na pagtuunan natin ito mga bagay nito. So sa 500 taon, naisip ng ating mga obispo, ilunsad na itong new evangelization. Mula doon sa first, na hanggang ngayon, ay tinatamasa pa rin natin itong mga effects mo na hanggang ngayon, yung mga traditions natin na makukulay, nagmula doon. So ngayon, yung bagong evangelization, at may sinasabi ang mga Santo Papa, itong mga huling nagdaang mga popes mula pa kay John Paul II, itong new, yung pagkabago nito, means a new ardor, a new inspiration. Hindi na rin basta tayo ay maintenance mode, ginagawa natin yung pang-araw-araw natin. Hindi kaya dapat tayo ay mag-isip ng mga bagong pamamaraan. Dala ng bagong naglalaglag o naglilia na pagkasabit natin o yung ibig natin ay pahayag ang Panginoong Jesus. New methods. Yeah. Marami na tayong methods ngayon. Sa paglipas ng panahon, marami tayong natututunan, marami tayong natutuklasan. At itong new expressions, kasama na dito yung social media, yung mga bagong pamamaraan ng komunikasyon. In living out evangelization, the gospel of Jesus. Ano ba yung mabuting balita? Para sa ibang tao, may mga ibang mahulugan ito. Para sa mga mahihirap natin pagkaya,
Kristiyano para dun sa mga tao na may kaya, mayaman, pero alam natin may kulang pa rin sa buhay. So, ano itong new evangelization ito? So, we are now in the sixth year, nasa ika-anim na taon na tayo ng nine-year spiritual journey, nobena ng taon. Ang nobena, preparation yan, nobenaryo, para sa piyesta. Ano yung piyesta? Ito ba'y, ano, siguro narinig natin, pero hindi natin masyadong nabibigyan ng pansin. Eh, ito pa naman yung pinakasentro ngayon ng trust ng simbahan. At dito natin makikita yung nabanggit ni Bishop yung mga standardization, yung stewardship program. Ito mga kapatid, ito yung background dun eh. Lahat yun ay ginagawa for a certain goal, for a certain reason. So, ang piyesta, yung evangelization. Mamaya, babanggitin ko, na-present ni Bishop din sa CBCP, ang kapalian at ang mga religious, ang mga consecrated persons, susi yan. That is the key to the new evangelization. Pag hindi tayo nag-renew, pag hindi tayo nagkaroon itong integral renewal nito, that is expressed through so many ways. No? Isang bagay yung mga nababawin natin, yung ating mga napag-uusapan na. Eh, hindi natin mararating yung new evangelization yun. So, it is a nine-year spiritual journey. Nasa ika-anim na tayo. Tanda-tanda po yung year of the poor. Kasama ko nun si Father June Baria sa San Marcos. So, kami ni Father June noon, Father June, ayan, natatandaan ko yun. Hindi ko makalimutan yung mga binyag ng bayan. Nagbinyag kami ng binyag na walang sinisingin. Talagang yung mga kababayan natin medyo nahihirapan sa bagay nito, libre lahat yan. Basta may mga documents lang. Pero beyond that, hindi ko naintindihan kung ano talaga yung year of the poor. Tapos yung year of God, isa-isa natin. So it began with the colonization of the second Filipino saint, si Pedro Calungso. So ano yung kahiwatig nun? Yung unang Pilipinong santo, layperson din. Yung unang Pilipinong santo, may asawa, Filipino-Chinese, taga Manila. Yung ikalawang Pilipinong santo, kabataan, Tapitista, Bisaya. Nagjo-joke yung mga Bisaya, nung nandito kami sa Cebu, reluctance martyr daw si Pedro Calungso. Dapat pala ang sinabi niya doon sa mga papatay sa kanya, spare me! Huwag na akong patayin, spare my life! Eh, Bisaya, spear me. Eh, sinibang siya. Ganyan ko ito ng mga Bisaya. No? Spear me, eh, parang siya sabihin. Huwag akong patayin. Spare me, eh, Bisaya. Sinibang na siya. Tanda-tanda ko itong canonization ni San Pedro Calungso kasi nasa tatlo mga ko doon kasama ko si Father Edwin. Pinagawa yung retablo. Tapos kapansin-pansin na yung dalawang side na niches bukod kay San Jose Pang nagawa sa gitna at yung tabernakulo, yung dalawang side ay si San Lorenzo Ruiz at yung kabilang ay si San Pedro Calungso. It was at that year, 2012, October 21, if I'm not mistaken, na na-analyze ni Pope Benedict si San Pedro Calungso. And at that time, nagkaroon ng isang pastoral exhortation ng ating mga obispo. The pastoral exhortation on the era of the new evangelization. Nagsimula, mula doon sa point na yon, nagsimula yung mga taon na ito ng paghahanda. Integral faith formation. Nakita natin yung simbang gabi, yung tao ng piyesta ng Nazareno. Ang dami tao. Yung mga sinunod na tatatapos.